Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sino po dito sa inyo ang babae na may jowa pa? O kaya may asawa na? Sa mga babae po na nandito at sa mga babaeng may asawa na, ano po ba yung ideal man ninyo? Yung bang lalaking pangarap mo mapangasawa, pangarap mong makasama sa hirap at ginhawa? Meron po ba kayong ideal man? Kapag sinabi kasi nating ideal man, meron tayong gustong lalaki para makasama natin sa ating pagtanda. Yung hindi ka iiwan, yung hindi ka sasaktan, yung hindi ka ipagpapalit kanino man. Kung kayo ay papipiliin ko, sino po ang mas pipiliin nyo sa mga lalaking gusto ninyong makasama? Yung lalaking maraming pera o yung lalaking nagsisikap para magkapera? Yung lalaking payat o lalaking mataba? Alin po doon? Huwag na lang mataba, ideal man niya ata ako eh. No? Yung lalaking hindi nananakit o yung lalaking pwede mong saktan? Yung lalaking mahal mo o yung lalaking mahal ka? Mga kapatid, kung ideal man ang pag-uusapan, gawin mong ehemplo ay walang iba kundi si Jose na asawa ni Maria. Anong katangian ni Jose na hinahanap natin sa isang tao? Saint Joseph is a loving husband and a loving father. Paano ko nasabi ito? Meron pong dalawang klase ng mukha ng pag-ibig. At ano po yon? Una, yung taong minamahal. Ikalawa, yung taong nagmamahal. Tingnan po natin yung dalawa. Una, yung taong minamahal. Kapag ikaw, yung taong minamahal, pwede mo namang baliwalain o pwede mo ding tanggapin yung pagmamahal ng taong nagmamahal sa iyo. Sabalit, kung may karelasyon ka na o may asawa ka na, kung ikaw yung taong minamahal niya, malimit tinatanggap mo lahat yung ibinibigay niya at yung pagmamahal na pinaparamdam niya. Sabalit, tandaan po ninyo, kapag ikaw yung taong minamahal, huwag mong turuan o diktahan yung taong nagmamahal kung paano siya magmahal. Dahil kapag ginawa mo yon, selfish ka. Dahil tinuturo mo sa kanya kung paano ka mahalin sa paraang gusto mo. Mga kapatid, hayaan mong mahalin ka
ng taong nagmamahal sa iyo kung paano kanya mahalin ng totoo. Katulad po ni San Jose, tinanggap niya yung pagmamahal ni Maria kahit alam niyang nagdadalang tao na si Maria. At sana ganun din tayo. Huwag nating diktahan yung taong nagmamahal kung paano tayo mamahalin. Kundi tanggapin natin yung pagmamahal ng iba sa parang alam nila at sa paraang kaya nila. Ikalawa, yung taong nagmamahal. Kapag ikaw yung taong nagmamahal, lahat gagawin mo para maipakita mo at maiparamdam mo yung pagmamahal sa taong minamahal mo. Katulad po ni San Jose, ginawa niya yung lahat para maiparamdam yung pagmamahal niya kay Jesus at kay Maria. Anong ginawa niya bilang taong nagmamahal? In the Gospel of St. Matthew, chapter 1, verse 18 to 24, matatagpuan natin doon na si Jose, o yung natagpuan ni Jose, si Maria, na nagdadalang tao, hiniwalay niya ng lihim si Maria. Subalit, binalikan niya si Maria at pinakasalan niya dahil sa sinabi ng anghel sa kanya. Dahil nga po, siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ginawa niya yon dahil sa pagmamahal. Kung may tatanong ninyo, eh bakit kaya ginawa ng Diyos Ama si San Jose na maging foster father ni Jesus? Dahil alam po ng Diyos na mamahalin niya si Jesus na parang tunay na anak. Alam ng Diyos na si San Jose may kakayang magpalaki ng maayos ng batang si Jesus. Alam ng Diyos na si Jesus bilang tao ay hindi niya iiwan, hindi pababayaan dahil sa pag-ibig ni San Jose sa Diyos. Sana ganoon din tayo. Lahat gawin natin para sa taong minamahal natin. Hindi naman natin kailangan pang gumawa ng kakaibang bagay para lamang maipakita at maiparamdam natin yung ating pagmamahal sa kanila. Magmahal ka dahil nagmamahal ka. Dahil ang tinitingnan naman ng tao ay kung paano ka magmahal ng totoo. Dahil kapag nagmamahal ka ng totoo, lahat magagawa mo para maiparamdam yung pagmamahal mo. At kapag marunong kang magmahal, mamahalin ka din ng mga taong minamahal mo. Mga kabatid, sa pagdiriwang po natin ng Banal na Misa para sa karangalan ni San Jose, ipakita natin ngayon kung paano magmahal at kung paano mahalin. Huwag mong diktahan yung taong nagmamahal kung paano ka mamahalin. At lahat gawin mo upang maipakita at maiparamdam mo yung pag-ibig sa taong minamahal mo sa paraang alam mo at sa paraang kaya mo. San Jose, gabayan mo kami na maipakita at maiparamdam namin ang aming pagmamahal sa iba at sa iyong anak na si Jesus. San Jose, ipanalangin mo kami. Amen.